Sigaw News Update. Magandang tanghali mga Nova Ecijano. Ako po si Amber Salazar at narito ang mga balitang aalingawaw sa oras na ito. Muling binuhay ni 2nd District Representative Micaela Salvador Violago ang pagnanais na hatiin ang ikalawang distrito ng Nueva Ecija upang magkaroon ng 5 distrito sa lalawigan. Una nang ipinasa ang bill na ito ni former Representative Jose Violago, ang District 2 ay binubuo ng Science City of Muñoz, San Jose City, munisipalidad ng Karanglan, Llanera, Lupao, Pantabangan, Rizal at Tulugtog. Ayon kay Congresswoman Violago, ang lumalaking populasyon ng Nueva Ecija ang dahilan upang hatiin ang ikalawang distrito sa proposed bill. Ang ikalawang distrito ay magiging lungsod na San Jose, munisipalidad ng Karanglan, Lupao at Tulugtog, habang ang gagawing ikalimang distrito naman ay ang Science City of Muñoz, Llanera, Pantabangan at Rizal. Samantala, muling nagbabala ang Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga kumakalat na peking job offers sa internet para sa mga nagnanais maging Overseas Filipino Worker o OFW. Ayon sa POEA, isang modus na kumakalat ngayon ay ang pagsesend ng email sa mga aplikante na sila ay natanggap sa isang job offer sa Canada at nangangailangan na sila ay magbigay ng slot fee para sa interview na nagkakahalaga ng 3,800 pesos. Kapag hindi umano nagbigay ang biktima, ay hindi na ito kukontakin pa. Ilan sa mga trabaho na sinasabi ng peking employer ay farm laborers, fruit pickers, factory workers, medical staff, caregivers, engineers, truck drivers at office workers. Paalala ng POEA, tiyakin na legal ang isang job offer bago sunggaban ang oportunidad na ito upang hindi maloko ng mga scammer online. Muling tumutok mamayang alas 6 para sa iba pang mga balita. Ako po si Amber Salazar. Manatiling updated sa mga balita, bisitahin ang aming website sa www.wp.com at Facebook page ng Nueva Ecija TV 48. Kaibigan mo!